Noong Marso 2024, inaresto po itong si Arnulfo Tevez sa Timor Leste. Hindi na po Timor Leste kasi meron palang maling impormasyon na ipinakalat ng isang abogado, particular itong si Topacio kahapon. Kaya muli po nating tawaging Timor Leste, hindi po Timor Leste. Kasi ang katotohanan, dumadaan po sa legal na proseso ang nangyayari dito kay Tevez according sa batas ng Timor Leste. At noong nga pong Marso na yan, inaresto siya at hanggang sa kasalukuyan, siya po ay napiit sa kulungan doon po sa bansang binanggit po natin. Pero nagulat po ang lahat dahil kahapon, siya po ay sinabing nakalaya. At ito po ang pinakalat na balita nito pong si Attorney Ferdinand Topacio. At ayon po sa balita na yan kahapon, mapapanood po ninyo rito na may photograph pang magkasama ang dalawa. Nakala mo talaga malayang malaya po itong si Arnulfo Tevez. Balikan po natin ang balita kaugnay po niyan. Attorney Ferdinand Topacio has announced on Monday, June 10, that former Congressman Arnulfo Arnie Tevez Jr. has been released from prison or preventive detention in DD Timor-Leste. Topacio shared that they will issue an official statement regarding this development soon. A photograph sent by Topacio to the media shows him arm in arm with Tevez. Tevez had been detained at Mekoro Prison in Timor-Leste following his arrest due to an Interpol red notice. As of now, the Department of Justice or DOJ has not issued any statements regarding Tevez's release. Okay, that is misleading. Ang impormasyon na ibinigay na yan ni Attorney Ferdinand Topacio. In particular, ito po yung kanyang binanggit kahapon. Sabi niya po kahapon, June 10, 2024, on the release and subsequently re-arrest of former Representative Tevez Jr. Pinalalabas niyang merong irregularidad doon po sa sitwasyon, illegal, na kinakaharap po nitong si Arnulfo Tevez dyan po sa Timor-Leste. Basahin po natin ang kanyang pahayag at dito bibirahin siya ng Department of Justice, particular ng undersecretary at spokesperson nito na si Mico Clavano. Ayon po dito kay Topacio, Representative Arnulfo Tevez was released from preventive detention pending his extradition trial. My Timor-Leste counterparts inform me because the request for extradition by the Philippine government was made out of time and in a manner that is not sanctioned by practice and customary international law. Gustong palabasin nitong si Ferdinand Topacio na hindi daw po napapanahon o umabot sa tamang oras ang extradition request ng ating kasalukuyang gobyerno at ito daw po ay hindi naaayon sa mga umiiral na alituntunin sa international na batas. In other words, according to him, our government, quote unquote, is screwed up. Pinalalabas niya na palpak ang ating gobyerno. Yan ba ay may katotohanan? Mamaya sasagutin po iyan sa isang balita kaugnay ng naging pahayag ng Department of Justice. Thus, his imprisonment was declared illegal. According to CRA Law Office and Dr. Jose Ximenez, there are still judicial proceedings that Representative Tevez will have to undergo relating to his continued stay in Timor-Leste, which will start today and he will be present therein together with witnesses in his favor, including former Human Rights Commissioner Wilhelm Soriano, who will be presented as an expert in human rights. The road to justice for Mr. Tevez will be long and hard, bloody and painful, but we will never surrender, to paraphrase Winston Churchill. Anak ng teteng naman na yan. Ha? Sa punto pa ni Tevez, naging mahirap, madugo, at napakasakit ang paghahanap ng hustisya. Siya nga yung inaakusahan dito na mastermind. Kung meron mang naghahanap ng hustisya dito, yung pamilya po ng 10 kataong pinatay noong March 4, 2023 sa loob mismo ng residential place nitong si Governor Ruel Degamo.
at kasugatan pa ng iba pang mga individual. Kaya ano po ang naging tugon dito ng ating una ang ating Department of Justice? Basahin po natin ang balita tungkol po diyan. June, kasi gusto ko nang ma-aresto si Rodrigo Duterte kaya binanggit ko yung July. Hindi, nagpapatawa lang ako, nagkamali talaga ako. Pero sabi, by July daw lalabas ang ICC warrant. Ako excited na talaga doon. Sana talaga. Philippine hopes for Tevez extradition after re-arrest in Timor-Leste. The Department of Justice on Tuesday said it remains hopeful that former Negros Oriental Congressman Arnolfo Tevez Jr. would soon be extradited to the country after he was re-arrested in Timor-Leste. Nalungkot talaga tayo kahapon kasi akala natin nakalaya na itong si Arnolfo Tevez doon eh. Biruin ninyo, kung makakalaya ito, definitely magtatago na po yan. Buti na lamang hindi siya kagad nakapagtago at na-aresto kaagad siya ng otoridad ng Timor-Leste. Bakit ba siya muling inaresto? Kasi tinransfer lang naman pala siya ng kulungan. Ito po ah, the department is confident that the extradition proceedings will be successful. In addition, the former congressman may also still be deported depending on the direction taken by the Timor-Leste government in coordination with the Philippines. Kaya dalawang posibilidad po ang tinitingnan dito ng ating gobyerno. Deportation, which is pinakamabilis na sanang mangyari, or pagtatapos po ng extradition proceedings, at confident po dyan ng ating gobyerno na ma-extradite itong si Arnulfo Tevez. Ano ba ang ibig sabihin ng extradition? Sa madaling paliwanag na lamang mga tol, ito po ay agreement sa pagitan ng dalawang bansa na kapag ka merong isang akusado o kriminal na nagtatago sa mga bansa na sila ay may ugnayan sa isa't isa, obligado yung bansa na yon na hulihin po yung akusado or yung kriminal at ito po ay ibalik doon po sa bansa kung saan po siya nakalabag ng batas. At in this case, si Arnolfo Tevez ay humaharap po sa multiple counts of murder. At ito nga pong kanyang kaso ay una nasa regional trial court diyan po sa Negros Oriental, pero dahil po sa kahilingan na rin ng ating mga prosecution at ay ito na po ay nailipat dito po sa regional trial court City of Manila in the interest of justice. Kasi napaka-impluwensya po ng mga Tevez sa Negros Oriental at baka maka-apekto po ito doon po sa paghahanap ng hustisya, particular ng mga pamilya ng mga naging biktima at yung mga nabuhay na biktima. O kaya balik po tayo dito sa binabasa po natin na malinaw po ang sinasabi po sa atin ng ating gobyerno rito. Dalawa pa rin po ang option, isang deportation or isang extradition. Whatever, kung ano man ang maging situations dyan, pabor daw po sa ating gobyerno ang mangyayari. At sana talaga ganun nga po ang mangyari. Ngayon, tuloy ko po. Sabi pa po dito, the department is confident, o ulitin ko lamang, that the extradition proceedings will be successful. In addition, the former congressman may also still be deported depending on the direction taken by the Timor-Leste in coordination with the Philippines. Yan po ay ayon kay Assistant Secretary, I'm sorry, akala ko undersecretary siya, Assistant Secretary Jose Dominic Clavano. Clavano, meanwhile, denied claims of Tevez counsel Ferdinand Topacio. Ito na po, yung pahayag kanina ni Topacio. Yan po ay pinasisinungalingan ni Attorney Clavano. At ayon kay Clavano, yan daw po ay isang misleading. O, tuloy ko po yung binabasa natin. Ha? Claim that the former lawmaker has been provisionally released from Becora Prison in Dili, Timor-Leste, pending his extradition trial after the Timor-Leste court allegedly declared his imprisonment illegal. He described these claims as purely misleading, highly irresponsible, and an insult to both countries, Timor-Leste and the Philippines. Yan po ang direktang sinabi nitong si Attorney Clavano para kay
Attorney Ferdinand Topacio na kayo po ay nagmi-mislead ng publiko, kayo po ay irresponsable at kayo po ay ininsulto ang bansa po natin at saka ang Timor-Leste. Calabano said, the release and subsequent rearrest of Tevez from prison and his transfer, yun pala, ano, nirelease po siya pero hindi po para lumaya, kung hindi po para i-transfer papunta po sa Polisya Nasyonal of Timor-Leste or PNTL. Should not be taken as a hindrance as it is part of the country's judicial process. He also maintained that Department of Justice has submitted all requirements ahead of time and in a manner fully compliant with Timor-Leste's law. Kaya kung ang paniniwalaan po natin sa dalawa ay si Attorney Calabano, which is yun naman talaga ang nangyayari, sinungaling itong si Attorney Ferdinand Topacio. Kaya may banat pa dito si Attorney Calabano. Sabi niya, he is referring to Topacio, ought to know that while he owes fealty to his client, he remains an officer of the court and must act accordingly to maintain its majesty and integrity. Eh, ang problema dito kay Attorney Ferdinand Topacio, mukhang wala na siyang integridad eh. Dahil paulit-ulit na lamang po na panlilin lang sa publiko ang kanyang mga sinasabi. Oh, sabi pa dito, Tevez is now under the custody of the PNTL. Ulitin po natin yung PNTL, ha? Polisya Nasyonal of Timor-Leste. And he will continue to stand trial for his anticipated extradition. Calabano said the Philippines, as the requesting party, must respect and participate in the legal proceedings of Timor-Leste. We appreciate the steps currently being undertaken by the Timor-Leste government to remove him from their territory, and we eagerly anticipate his return to the Philippines so he can face the multiple murder charges. At ano-ano po ba yon? Gaano karami? 10 counts of murder, 12 counts of frustrated murder, and 4 counts of attempted murder. At yan po ay dinidinig sa Manila Regional Trial Court Branch 51. Ito po ay dahil sa, tulad ng binanggit natin kanina, sa pagpatay sa mga tao na yan noong March 4, 2023 sa Pamplona Town, Negros Oriental. E ano po ang naging pakiramdam naman ng Mayor Janice De Gamo, ang byuda ng namayapa pong si Governor Ruel De Gamo, kaugnay po ng naging balita na yan kahapon, at saka panoorin din po natin yung naging interview sa kanya kanina. Ito po ang naging pahayag diyan nito pong si Mayor Janice De Gamo. Unahin muna natin yung 15 hours ago. Ito ah. Ito. Dito natin unahin. Ito ah, balikan natin yung nararamdaman ng may bahay ni Governor De Gamo. 20 hours ago, despite the claims of Attorney Topacio that Arnie was not seeking release from Bicora Prison while he awaits the conclusion of his extradition case, he was today spotted leaving Bicora Prison with Arnie Tevez. The extradition case of Arnie is expected to conclude in the next 2 weeks, and the DOJ has informed her they are optimistic that Arnie will be returned to the Philippines to face trial. Hindi pa kasi alam ni Mayor Janice Baliega De Gamo yung circumstances dito sa larawan na ito. Pero ito na. Oh, yan na. The Department of Justice has just confirmed that Arnie Tevez has been rearrested and is currently in the custody of the National Police. Okay? Oh, ito na po yung binasa na po nating balita kanina tungkol doon sa pahayag ni Attorney Calabano. O eto, 17 hours ago, Arnie Tevez and his team used his minutes of freedom for a photo op to attempt to mislead the public. Deceit, distraction, and lies are the devil's tools. O yan ha, ilang minutong kalayaan, tapos nilinlang nila yung
publiko. Meron pa nga nag-comment dito sa atin kahapon na mga supporter nitong si Arnulfo Teves at ng mga Duterte. Sabi niya, nakalaya na si Arnulfo Teves at susunod, lilipad na ang agila ng South. Natawa na lang ako eh. Kasi akala naman pala nila, eh layang-laya na pala, ilang minuto lang na lumabas sa kulungan kasi itatransfer lang pala ng kulungan. O yan na oh. Ito po yung mga photograph. Arnie Teves enjoyed 37 minutes of freedom before being arrested by the National Police and transported to the Police National Headquarters for processing. You cannot escape your sins and you cannot escape facing justice for what you've done. Okay? And ito pa, they will be condemned at the time of judgment. Sinners will have no place among the godly. Yan po ay biblical verse, Psalm chapter 1 verse 5. Oh, yan, kitang-kita. Oh, oy, ito na ang litrato ni Arnulfo Teves, oh. Oh, pinupusasa na, oh. Tapos, ito na. Naka orange na siya, mga tol. Oh. Yan na. Oh, di ba? Oh, yan na ngayon ang presong si Arnulfo Teves. Ngayon, ano po ang damdamin nitong si Mayor Janice De Gamo kaugnay po niyan? Panoorin po natin ang interview sa kanya at posted po ito 2 hours ago sa Teleradyo Servisyo. Pakinggan po natin ito, mga tol. Opo. Mayor, reaction po muna ninyo dun sa paglaya ni suspended Congressman Arnulfo Teves Jr. and then yung pag-re-arrest po sa kanya. I think po, nararapat lang na he has to be arrested po. Kasi once nakalabas na, yun baka yung tendency to look for him would be more difficult. Doon tayo nalungkot kahapon. Naalala ninyo nung binlag ko po ito kahapon, eh medyo malungkot ako kasi once na makalaya itong si Arnulfo Teves, sigurado gagawin na po niyan, magtatago yan. Buti na lamang hindi siya napagbigyan ng pagkakataon sa iniisip natin na yun. Kasi 37 minutes na lang, baka hindi nga ito nakalabas ng compound doon sa sinasabi niyang malaya na siya. Kaya salamat talaga. Hindi po Timor-Leste kung hindi Timor-Leste government. Disappointed po kasi yung mga kababayan po natin kahapon. Talagang yung Timor-Leste, tinawag na po nilang Timor-Leche. Kasi akala nila magkaka-leche-leche na yung paghahanap ng katarungan ng mga kamag-anakan po ng mga biktima at mga nabuhay po na biktima. O pakinggan po natin patuloy, ito pong si Mayor Janice De Gamo. I understand na siguro yung proseso. Temporary na paglaya niya. Hello? Opo, yung proseso po. Hello? Opo, go ahead po, Mayor. Yung una na kasi hindi pa rin namin nababasa yung the one that comes from the court. But we are aware through the DOJ na talagang he was re-arrested. Mm-hmm. So, for whatever reason that he is being re-arrested, I believe, tama naman po yun at nararapat lang. Mm-hmm. Marami isang problemang dapat harapin na ginawa niya dito sa probinsya namin. Oy, mga DDC, si Teves nyo ha, certified na. Ayan na oh. Certified na preso. Nakakulay orange na. Ha? Magdiwang-diwang pa kayo kahapon, ha? Tapos pagbabantaan nyo pa ang kasalukuyang gobyerno na lilipad na ang agila ng South. Ano? Paanong lilipad? Eh, itok-itok yun. Ito yun, oh. So as a final note, Ma'am Vice President, could you just give us your thoughts on the State of the Nation address? Yes. So initially, the State of the Nation of President Marcos, I think everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of the speech. That was, I think, the reason why it took a long time. Paano makakalipad ng itok-itok? Tuloy tayo sa pakikinig dito. That's why we are all really looking forward to him being brought home. Extradition ba yan or deportation? He has to come home and face the crimes he committed against
Opo. Mayor, sa update na ibinibigay sa inyo na inyong abogado, ano bang status ng kaso against sa suspended Congressman Teves? Kau naman. Kaya nga po. Kau naman na sino ba tong reporter? Sino po yung reporter? Hindi po siya suspended. Tanggal na po siya bilang kongresista. Magkaiba po yung suspended. Ang suspended ngayon, si Pantaleon Alvarez. Si Congressman Arnulfo Teves, dati palang congressman, hindi na po siya kongresista. Expelled na po siya, tinanggalan na po siya ng kanyang mandato bilang kongresista dyan po sa distrito niya sa Negros Oriental. O baka nagkamali lang naman yung reporter. He has to be brought home kasi pag nalilitis na yung kaso at masisimulan na, doon din magkakaroon ng steps talaga na mapapanagot sa natin. Yung kanyang pag-uwi dito, talagang we are all looking forward to that. And sa paniniwala ko, the reason na yung palagi niyang sinasabi na ayaw niyang umuwi kasi makapatayin siya at the airport o baka marilin siya, sa tingin ko hindi yan ang totoong kinakapatutan niya. Ako naniniwala ako, hindi naman natatakot itong si Teves sa babarilin siya. Walang ganong kasing totoo, walang ganong mangyayari. Ang kinakatakutan nito, sa totoo lang, bukod pa dito sa sasabihin ni Mayor De Gamo, yung punto na makukulong talaga siya dahil alam niya na may kasalanan siya. Yan ang paniniwala ko dyan. This is that baka, pag talagang nakita siya ng mga taga-Negros na nasa kulungan na, along with his brother and the others na sa paniniwala namin, talagang may kasalanan sa mga mahal namin sa buhay, sa tingin ko po, mas marami pa po ang lalapas sa mga biktima nila sa mga pinagagagawa nilang karahasan, land grabbing, murder, etc. Kaya I believe that is what he fears most. Yung pag nauwi siya at nalagay siya sa kulungan, magkakaroon na ngayon ng lakas ng loob yung ibang mga biktima na lumabas. Okay. Kaya kami, we are all looking forward that he be brought home, tradition ba yan o deportation. Gusto kong sumatsat eh. Ikaw talaga. Ito pa, pakinggan mo pa ito. So as a final note, Ma'am Vice President, could you just give us your thoughts on the State of the Nation address? Yes. So initially, ito. Sabi nung basher, makinig ka, huwag kang puro satsat. Nakanang teting ka, pumunta ka dun sa video at doon ka manood. Reaction video ito, hindi mo ko pagsasalitain. Wag tanga ha, hindi kami mga didi-shit. Ang mga PBBM supporter at mga loyalista at mga sumusuporta sa kasalukuyang gobyerno, hindi mga tanga, kaya wag nyo kaming itulad sa inyo. Bukod ho kay dating Congressman Teves at saka sa kapatid po niya, sino bang inaasahan po ninyo na maiyaharap sa korte? Marami yan sila, sir. Marami yan sila. To commit a crime like that, it takes more than one person to do it. Marami kaming paniniwala at marami kaming mga tao na tinitignan na maaari at malakas ang posibilidad that they are part of the commission of the crime. Kaya nga dapat malagay talaga siya sa kulungan at makita ng mga taga-Negros. Because it is only then that others who are afraid to come out will really come out and testify. Wala ho kayong naalalang susunod pang schedule? Yung sinasabi ni Mayor De Gamo, yan po ay para sa paghahanap ng hustisya ng ilang pang mga nabiktima ng pagpatay dyan po sa Negros Oriental. Saka yung sinasabi pong mga pang-aagaw po ng lupa. Kasi siguro kung may mga taga Negros Oriental po dito na manunood, alam nyo po yung kalagayan ninyo dyan. Marami pong mga kababayan ninyo ang inagawan po ng lupa di umano nitong mga Teves. Schedule po ninyo sa korte kahit na yung extradition na iniintay pa dating Congressman Teves? Kami, confident naman kami na talagang sinisimulan na, like this coming June, yung mga perpetrators, the murderers, magkakaharap na naman kami sa court. No? Tapos na yung pre-trial, so talagang ano na. And I think every month after June, no? Talagang meron ng mga hearing na nakaschedule. Nire-review naman namin yung mga ebidensya at naniniwala kami na given a fair trial, talagang makukuha namin ang justisya. Opo. Kumusta ho kayo ngayon dyan sa Negros Oriental?
we continue with the work that we do. Sa town ko, I continue to be mayor. I go around also through the Governor Degamo Foundation. We want the legacy of Ruel to continue. Kaya kahit sa anong paraan, binubuhay namin yung kanyang legacy as a person, as a husband, as a public servant po. So we go around and deliver services to our constituents para kahit pa paano, yung mga bagay na pinaniniwalaan ni Governor Ruel, mapatuloy namin bilang pamilya, ako bilang kanyang asawa, and the entire Degamo family. Hmm. Kumusta ang peace and order sa kabuuan ng Negros Oriental? Kaya nga po, he has to be brought home and face justice dahil yung aming tinatamasa na peace and order at this point in time is one that was brought about by the death of my husband. Na mamatay yung asawa ko, Philippine Police po ba yung muling nakahuli kay Tevez? Hindi po, nasa Timor-Leste po si Tevez. Ang humuli po yung katumbas ng Philippine National Police sa kanila. Ang tawag po doon, National Police of Timor-Leste. Yun po ang nakahuli o humuli dito kay Arnulfo Tevez. Ang purpose kasi, i-transfer ang custody papunta po sa National Police ng Timor-Leste. Hindi po Philippine National Police. Tingnan kung gaano ka grabe na pala ang mga pangyayari dito. So for now, nakatutok talaga yung ating gobyerno na talaga mapanatiling peaceful and orderly ang Negros Oriental. Pero ang question niyan, how long will that be? Kaya dapat po, sinaharap ni Abby yung kaso niya at yung dapat ikulong makulong talaga. If we want to see lasting peace happening, in the province of Negros Oriental. Opo, Mayor, papalapit na ho ang 2025 midterm elections. Kumusta ho ba ang preparation ng mga local politicians dyan sa inyo? At meron ba kayong naririnig na posibleng papalit doon sa nabakanting pwesto na iniwan ng suspendidong Arnulfo Tevez Jr.? Hindi nga suspendido eh. Ikaw naman eh. Mabait si Mayor Degamo. Di niya kinukorek itong reporter. Right now, there are group of people helping Negros Oriental to come up with a united team. So, nag-uusap kami at tinitingnan namin kasi naman, generally speaking, Negros Oriental is peaceful. Except, honestly and frankly speaking, except for Henry and Arlie in the 3rd District. Na yung kanilang mga solusyon sa mga problema, kagad yung takutin yung tao, patayin yung tao kung ayaw sa kanila. The rest naman, kahit... At lahat yan, mawawala na. Kapag finally natuldukan na ang mga criminal activities di umano ng mga Tevez diyan po sa Negros Oriental. At tayo naman, syempre, hinahangad po natin ang katarungan para sa lahat ng mga biktima. At kung ano man ang magiging desisyon ng korte, ay irerespeto po natin. Pero malakas ang paniniwala ko na kinalaunan, magde-decide ang korte pabor para sa mga nagre-reklamo at ito pong akusado, makukonbik kinalaunan at mapaparusahan po ng reklusyon perpetua. Ha? Pagkakakulong po ng 20 taon at isang araw hanggang 40 taon. Yan po kasi ang penalty lamang ng murder. At ito pong murder ay wala na po kasi ngayong kamatayan eh dahil po ang imposition ng death penalty as of now ay prohibited. Kaya pinakamataas na pong kaparusahan ang makulong siya ng pinakamatagal 40 years. Yan po ang katotohanan dyan. Hindi po habang buhay. Kung itong si Arnulfo Tevez ay nasa 50 anyos mahigit na, eh maaari po siyang lumabas sa kulungan sa edad na 90 o pataas pa. Kasi definitely wala pong pagkakataon makapagparol yan. Ano? Wala pong pagkakataon na mabigyan siya ng konsiderasyon para po ma-lessen yung penalty. Kung ang pagbabasihan po natin ay yung mga iniladlad na ebidensya sa harapan po ng publiko kaugnay po ng pagpatay sa 10 katao, tangkang pagpatay at frustrated murder doon po sa ilan pa bang katao yon? Ilan ba yung frustrated murder na kaso nitong si Arnulfo Tevez? 12 counts of frustrated murder. O aral-aral tayo ng bahagya, ano? Pag sinabing murder, ito po ay consummated na. Ibig sabihin,
patay na po yung tao. Kapag ka frustrated, dapat patay yung tao, kaso lang dahil po sa timely intervention ng medical assistance, nabuhay po yung tao. Without medical assistance, patay dapat yung tao. Yun po yung frustrated murder. At yung attempted murder naman, hindi po ito necessarily magpo-produce ng kamatayan ng tao. Pinagtangkaan ka lamang patayin. Binaril ka, pero hindi ka tinamaan. Attempted murder po yun. Ano ang dahilan bakit po natin dapat malaman yan? Kasi ang korte po, yan po ang ginagamit para po parusahan ng isang tao. Ang bawat stages po yan ng Commission of an Offense kung tawagin, as provided under Article 6 ng ating Revised Penal Code, kung hindi ako nagkakamali, ay may kaukulan pong kaparusahan yan. Kung reklusyon perpetua para po sa consummated offense, murder, ang frustrated ay 1 degree lower. Ibig sabihin, reklusyon temporal or pagkakakulong ng 12 years and 1 day to 20 years. Samantala, ang attempted murder naman ay 2 degree lower doon sa murder at 1 degree lower doon sa frustrated murder. Ibig sabihin, ito po ay may kaparusahan ng prison mayor o pagkakakulong ng 6 years and 1 day to 12 years. Yan po ang mga technical na aspeto kung bakit inaalam po ang murder, frustrated, at saka attempted felony.